Nahihirapan ka ba sa buhay ngayon? Yung kahit anong gawin mo, parang laging kulang pa din? Kahit anong business pasukin mo, para bang napakailap ng swerte? Pero may mga ilang tao na umaasenso, nagsasaksit sa buhay, kahit na mas pogi ka pa sa kanila at mas di hamak na talented. Bakit hindi fair si God? Sa video na to, malalaman mo kung bakit may ilan na nagiging successful habang ang karamihan naman ay hindi. At kapag na-realize mo to, suddenly biglang lalaki yung chances mo to succeed, kaya naman sana manood ka hanggang sa huli. Ang tanging pagkakaiba ng mga taong unsuccessful sa mga taong nagsasucceed sa bawat areas ng buhay nila ay dahil itong mga successful na tao na to, alam na si God runs a seed store, hindi fruit store. Let me explain. Imaginin mo may isang babaeng pumunta sa tindahan ni God para bumili ng prutas. Meron po ba kayong mansanas? Tanong niya. Ngumiti yung store owner at sinabing, "Yes, meron." Sabay abot sa babae ng brown paper bag na puno ng apple seeds. Napasimangot yung babae sabay sinabing, "Hello, okay ka lang ba? Sabi ko mansanas ang gusto ko. Ano to? Puro buto." "Kakaloka." "Ay, sorry. Seed store kasi to, hindi fruit store. Puro seed lang ang meron dito." Paliwanag ng store owner. "Ngek, walang kwenta." Pagalit na sagot ng babae habang nagdadabog paalis. Uulitin ko sa'yo, si God ay hindi nagra-run ng fruit store. Seed store ang meron siya. Sa tinagal-tagal ng panahon, never nagbigay si God ng fruits, palaging seeds. Mamaya, sasabihin ko sa'yo kung bakit. At ito ang malaking issue sa atin. Katulad ng babae, maraming tao ang inis o nagtatampo kay God dahil hindi sila binibiyayaan ng pera. Pero alam mo kasi, God doesn't give money. He only gives you the ability to make money. At lahat ng kailangan mo to make money ay binigay na niya sa'yo. Kasi sabi sa Bible, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Pero teka, bakit hindi nga ba nagra-run ng fruit store si God at seed store lang? Sinagot yan ni Jesus. Sabi niya, "I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly." Ang mission ni God ay hindi para makaraos ka lang sa buhay. Ang mission niya ay magkaroon ka ng more than enough. He wants abundance in your life. At ang pagtatanim lang ng seeds, ang only activity sa planet Earth na makapagbibigay sa iyo ng abundance. May dalawang bagay lang na ginagawa ang mga tao dito sa mundo. Eating fruits or planting seeds. Ang lahat ng mga taong puro pagkain lang ng prutas ang gusto will be poor for the rest of their lives. Pero yung mga taong na-master ang skill ng planting seeds will grow wealthier year after year after year. Kaya ang malaking tanong ko sa iyo, are you a fruit eater or a seed planter? Pero alam mo ba na may tatlong klase ng seed na binibigay sa atin si God? Seed number one, character. Your character defines you. Ang character ay ang totoo mong pagkatao, lalong-lalo na kung walang nakakakita. Yung character mo, yan ang pag-uusapan ng mga tao kapag nawala ka na. What kind of character do you have? Sinabi ng paborito kong financial and life mentor na si Brother Bo Sanchez na may dalawang wolves sa loob natin. Good wolf at bad wolf. Lagi silang nag-aaway. Alam mo ba kung sino mananalo? Yung wolf na lagi mong pinapakain. Kaya naman araw-araw mong pakainin ang good wolf mo. Your goal today is to be better than yesterday. At maging better naman bukas kaysa ngayon. Kung humble ka ngayon, mas maging humble ka pa bukas. Kung hardworking ka ngayon, mas maging hardworking ka pa bukas. Ang pangalawang seed na binibigay sa atin ni God ay ang ating core gift. Yung skills or talent mo ay God's seed. Binigay niya sa iyo ang talent, ang capacity, ang core gift na meron ka so that you can bless the world using that gift. Kung gusto mo talagang yumaman, gusto kitang i-challenge ngayon with a big assignment. Mag-set ka ng 2 hours a day para i-develop pa ang gift mo. Bakit 2 hours? Kasi alam ko maraming taong sinasayang lang ang at least 2 hours nila kakascroll sa Facebook. Maraming tao ang inuubos ang 2 oras nila kaka-binge sa Netflix or telenovelas o video games.
Mas mahaba pa nga sa 2 oras kadalasan, di ba? Pero 2 hours lang ang iset aside mo daily. Kapag sinet aside mo ang 2 oras para i-develop pa ang core gift mo, kahit 1% improvement lang kada araw, kahit pa writing or accounting or painting or vlogging ang gift mo, sa loob ng 12 months, you will be good enough to make a decent income mula dito. Makakapaglagay ka na ng pagkain sa hapagkainan. Pero kapag tinuloy-tuloy mo yon, spending 2 hours a day developing your craft, even just 1% a day, for the next 5 to 7 years, you will reach genius level. At people around the world will come to watch you burn with passion. Sabi nga sa Bible, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. Ang example ko dito, walang iba kundi yung kuya kong si Kobe Bryant. Malamang kilala mo siya, di ba? Nagkwento siya sa akin dati. Yes, we are tight, you know. Nagkwento siya na gusto niyang maging one, if not the best basketball player in the world. At anything that is outside that lane, ay he simply doesn't have time for. He knew may gift siya sa basketball. At alam niya din, he needed to develop it more. Way more than anyone else. Alam mo yung ginawa niya? Gumising siya ng 4 a.m. araw-araw to start training. Alam niya kasi na yung mga average at above average basketball players ay gumigising ng 6 to 8 a.m. every day para mag-start ng training. By waking up at 4 a.m., pwede siyang makagawa ng extra 2 hours more ng training sessions araw-araw. While the rest ay nakakapag-training sessions ng 2 to 3 times a day, si Kuya Kobe ko was able to do 4 training sessions in a day. At everyday niya yung ginawa. By just doing it in 1 year straight, naging one of the best rookies na siya of his class. Tinuloy-tuloy niya yon, and in 3 to 5 years, he is the best player in the league. He did that for 20 years straight. Kaya naman, look at the legacy he left behind, diba? 2 hours a day. Train. Develop your skills. Be like the Black Mamba. At ang pangatlong seed na binibigay sa'yo ni God ay capital. Pero ang pagkita ng pera ay isa lang sa 3 actions na kailangan mong gawin. Pagdating sa pera, kailangan mo ng 3 actions. Ang number 1 ay to earn it. Number 2 ay to keep it. At number 3, you have to grow it. Madaming tao ang napakagaling sa pagkita ng pera, pero very bad sa pagki-keep at pag-grow ng money. Alam mo ba ang sikreto sa pagyaman? Actually, hindi sikreto eh, kasi matagal na nating tong alam. Let me refresh your memory. Siguro alam mo yung story ni Joseph sa Bible, yung kaya mag-interpret ng dream. Na-interpret niya kasi yung dream ng Pharaoh ng Egypt. Sinabi niya na magkakaroon ang Egypt ng 7 years of plenty at masusundan naman ng 7 years of famine. At ito ang in-advise ni Joseph sa Pharaoh. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5th bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganahan. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin. Ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan nyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng tagutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. At syempre, wala nang mas fit pa na magpatupad nito kundi yung nag-advise, kaya inappoint ng Pharaoh si Joseph to be the governor of Egypt. Gusto mo bang yumaman? Preparation is the key sa pagyaman. Sabi nga nila, battles are won before the battles begin. This story happened 4,000 years ago. Pero yung lesson of preparation o yung pagtatabi ng 1/5 part or 20% ng harvest mo ay still isa sa pinakamaganda mo magagawa para umasenso. It's not how much you earn. It's how much you invest from what you earn. Yun ang magpapayaman sa'yo. Siya nga pala, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na laging nanonood at sumusuporta, lalong-lalo na kina Mon TV, Annalyn Salino, Richelle, Kuruko Uzumaki, Iverzone, at kay Constance Cielo Tadifa. Maraming salamat.
At syempre, kung nagugustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutang pitikin ang like button, ha? Salamat. To end, gusto kong i-share sa iyo ang story ni Gina. Siya lang naman yung bida sa libro ni Brother Bo na My Mate Invest in the Stock Market and Why You Should Too. Yes, noong nag-umpisa siya mag-invest sa stock market through Brother Bo's guidance, she was working as their house helper. Ngayon, promoted na siya as bookkeeper and she is now a millionaire. Naging millionaire siya noong July 2016. It took her 7 long years of investing small part ng sahod niya as a maid bago siya naging milyonarya. That is how investing works. Noong first 5 years of investing, para bang walang nangyayari sa pera niya. Pero at a certain period, the money hit a tipping point. At boom! The money explodes. Pero after 1 year, mula nung na-hit niya yung first million niya, alam mo ba nangyari? Siyempre hindi pa, di ba? Her money became 1.5 million. At ang growth na yon will keep accelerating. Ibig sabihin, she will reach a point where yung pera niya will grow at 1 million every year. 33 years old pa lang siya nung shinare niya yung story niya. Kaya when she retires at 60, magkakaroon na siya ng 30 to 40 million pesos. Ang growth in investing at kahit pa sa maraming areas ng buhay natin ay nangyayari exponentially. Tignan mo yung graph na to. Ang exponential growth ay may dalawang parts, long runway at sudden climb. Ang malaking tanong ko sa'yo ay, will you have the patience to stick around sa long runway? Ang dami kasing tao ang in a hurry to climb right away. That is not how life works. Kasi hindi naman nagbibigay ng prutas si God. He gives seeds. Kaya stop asking God for millions of pesos kasi binigyan ka na niya ng 1,000 at 2,000 at 3,000. Nasa sayo na kung paano mo yun mamumultiply para maging millions of pesos. Kung kaya ng maid ni Brother Bo na mag-invest at maging millionaire, kayang-kaya din natin yun. God has given you both dreams and resources para makamit mo ang pangarap mo. Kaya plant those seeds. Be patient. Nasa sayo na lahat ang kailangan mo. At kung gusto mo namang malaman kung paano ka makakapag-start mag-invest sa stock market ngayon para maitanim mo na yung pera mo at lumago in millions para sa future mo at ng pamilya mo, panoorin mo naman ang video na to. Peace out!